mahilig mo talaga alahas. Wala namang babae hindi mahilig sa alahas. Parang feeling ko nature naman ng babae ang alahas. What's up mga kadiggers? Ngayong araw na to, magfe-feature ulit tayo ng alahas ng sikat. Yes, ang tinutukoy ko nga dito ay walang iba kung hindi ang kapuso primetime queen na si Miss Marian Rivera. Base nga sa mga uploaded photos si Miss Marian, mukhang ang nahihilig siya ngayon sa mga alahas. At hindi lang basta alahas kung hindi mga branded o fine jewelry pa. At dahil nga dito, binansagan na rin siya ng mga followers niya na Queen of Fine Jewelry. Mahilig mo talaga alahas. Wala namang babae hindi mahilig sa alahas. Parang feeling ko nature naman ng babae ang alahas. Ikaw ba yan? Investment? Alam ko investment mo yan ever since, di ba? Mga alahas talaga. So grabe, napakarami mamanahin ni Rhea. Pero alam nyo ba na hindi lang sa alahas mahilig ang kapuso primetime queen? Mahilig din siya sa mga branded na bags at talaga namang malulula kayo sa mga presyo nito. At bukod dyan, may isa pang hilig si Miss Marian. Sabi ko, mahilig kasi ako sa flats talaga. Hindi ako ma-heels talaga na babae. Siguro nag-heels naman ako kapag kinakailangan. Pero sa kasalukuyan nga, dito siya nag-i-invest. Ang ini-invest ko talaga is diamonds. Yeah. Oh, sa mga branded jewelry. Pero ngayon, pag-usapan naman natin ang ilan sa mga koleksyon na alahas ni Miss Marian at magkano nga ba ang halaga ng mga ito. Simulan natin sa necklace na ito. Mukhang simple, di ba? Pero huwag niyo isnabin dahil ito ay gawa ng sikat na French luxury company na Van Cleef & Arpels. Kilala ang VCA o Van Cleef & Arpels sa kanilang perfumes, watches at fine jewelry. Etong necklace ni Miss Maria na gawa sa mother of pearl at ginto ay may halagang nasa halos 100,000 piso. At alam niyo ba na ang perlas at mother of pearl ay gawa sa parehas na substance? Ang nacre, isa itong iridescent material na gawa sa calcium carbonate at ang mother of pearl ay nabubuo sa inner lining ng shell. At bukod doon, sinasabi rin na ang mother of pearl daw ay merong stress relieving properties. At magawi naman tayo sa isang necklace si Miss Maria na gawa naman ng isang pamosong Italian luxury brand na Bulgari. Kilala sila sa paggawa ng high quality jewelry, watches, fragrances, accessories at leather goods. At etong ang kwintas ni Miss Marian ay ang pinaka-latest na koleksyon ng Bulgari na The Diva's Dream. Ito ay gawa sa 18 karat rose gold, merong diamond at merong carnelian stone. At ito ay merong presyong humigit kumulang na 148,000 pesos. Grabe! Focus naman tayo sa dalawang bangle ni Miss Marian. Ang una ay galing sa Chamet, isang high-end jewelry brand na nakabase sa Paris. At ang isa sa kanilang signature jewelry ay ang Be My Love na pinattern ang design sa Beehive. At ang bangle ni Miss Marian na gawa sa solid gold ay may presyong hindi bababa sa 250,000 pesos. Ang sumunod naman ay ang kanyang bangle na gawa ng Cartier. Ang Cartier ay isang French luxury brand na gumagawa ng mga fine jewelry at mga watches. At sa ngayon nga, ang suot ni Miss Marian na Clash de Cartier ay isa sa pinakabago sa koleksyon ng luxury brand na ito. Ang bangle ay gawa sa ginto at nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso. Tingnan nyo na lang itong tatlong alas na suot ni Miss Marian, halos 1,000,000 piso na pala ang halaga. Anong sa inyo? Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Sa necklace na ito, medyo nalula ako. Gawa ito sa Van Cleef & Arpels at limited edition pa. Ito ay 18 karat rose gold at pink porcelain. Since sold out na siya at wala na akong makitang presyo ng brand new, may nakita naman akong presyong pang pre-love. At nakakagulat pa rin ang presyo. Imagine, mahigit 200,000 piso sa pre-love. Paano pa pag brand new? Munod naman ang kanyang Van Cleef & Arpels na necklace na gawa sa ginto at agate stone. Ang tawag dito ay Magic Alhambra necklace at may halagang humigit kumulang na 190,000 pesos. Pero alam nyo ba kung ano ang agate stone? Ang agat ay isang translucent variety ng microcrystalline quartz. Ito ay ginagamit bilang semi-precious stone dahil sa kalidad at kulay nito. At sinasabi din na ang blue agat daw, ang ibig sabihin ay calmness. Pinaniniwalaan na ang gemstone na ito ay nakakatulong para mabawasan ang negative energies o stress ng nagsusuot.
Siyempre, meron pa gawa ulit ng Van Cleef & Arpels at tinatawag itong Vintage Alhambra na 5 motifs. Gawa ito sa solid gold at may halagang nasa mahigit 250,000 pesos. Pero napansin ko lang, mukhang paborito ni Miss Marian ang Van Cleef & Arpels na Alhambra design. Kaya naman pala bukod sa Queen of Fine Jewelry, binansagan din siya ng kanyang mga followers na Queen of Alhambra. But wait, there's more! Ito ang Vintage Alhambra necklace na 10 motifs. Gawa ito sa solid gold at tiger's eye na merong halagang nasa kalahating milyong piso. Wow! Pero teka, ano nga ba ang stone na tinatawag na tiger's eye? Ang tiger's eye ay isang unique na gemstone na merong stripe appearance na katulad ng sa tiger. At bukod dyan, sinasabi din na ang tiger eye ay nagdadala ng swerte sa nagsusuot. At eto naman ang adjiginisa. Charot lang! Ang necklace sa suot ni Miss Marian ay gawa ulit ng Van Cleef & Arpels at Vintage Alhambra ang design. Ito ay gawa sa ginto at onyx ang stone. At sa kasalukuyan nga ay may presyo itong nasa 146,000 pesos. So teka, nabanggit ko yung onyx. Ano ba ang klaseng stone na ito? Ito ay isang stripe, semi-precious variety ng agat na merong kulay na white and black. Pangalang ito ay nakuha sa Greek name na onyx na ang ibig sabihin ay nail or claw dahil sa kulay nito. At pinaniniwalaan din na ang onyx na kapag sinuot mo ay poprotektahan ka sa mga masasamang tao o sa evil. Ito naman ang tinatawag na Lucky Alhambra Butterfly Necklace. Gawa ito sa ginto at mother of pearl. May presyo itong 115,000 pesos. Wow! At sa lahat ng picture na ipinakita ko ngayon, ito lang ang afford ko, yung Hana. At alam niyo rin ba kung ano ang sinisimbolize ng butterfly necklace? Ang sinisimbolize nito ay soul, immortality, rebirth, resurrection, at ability to transform. Ang necklace naman na ito ay tinatawag na Vintage Alhambra Malachite Necklace. Ito ay gawa sa ginto at malachite stone. May presyo itong nasa 109,000 pesos. Ang malachite ay isang green copper mineral na ginagamit as gemstone. Ang stone na ito ay galing sa Greek word na malakos na ang ibig sabihin ay soft. Pinaniniwalaan din na ang malachite ay isang protection stone. Nakakatulong daw ito na maalis ang mga negative energy na galing sa iyong katawan. At ito namang necklace na ito ay galing sa Chopard, isang Swiss manufacturer and retailer ng luxury watches, jewelry, and accessories. Tinatawag itong Happy Diamonds necklace na gawa sa white gold at diamonds. At ito nga ay merong nakakalulang presyo, nasa 149,000 pesos. Sumunod naman ay ang Bulgari ring at necklace ni Miss Marian. Kasali ito sa 01 collection ng Bulgari. Ang ring at necklace ay gawa sa 18 karat gold at nagkakahalaga yung ring ng 162,000 pesos, samantalang ang necklace naman ay nasa 320,000 pesos. Wow! Napakaganda naman ni Miss Marian dito. Napansin niyo ba yung suot niyang hikaw? Ito ay galing sa Cartier. Isa ito sa pinakabago nilang koleksyon. Tinatawag itong Clash de Cartier. Gawa ito sa ginto at may halagang 360,000 pesos. Sumunod naman ang necklace ni Miss Marian. Kung titignan, parang ang simple, di ba? Pero wag kayo, nakakaloka ang presyo. Ito ay gawa ng Chanel at galing sa kanilang Camellia Collection. Ito ay gawa sa 18 karat pink gold at meron ding diamond. At sa ngayon nga, ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang na 129,000 pesos. Siyempre, di pa tapos ang ating Kapuso Primetime Queen. Meron pa ulit isang Chanel, pero this time, ring naman. Ito ang tinatawag na Coco Crush Ring. Gawa ito sa 18 karat gold at tinatayang nasa 115,000 pesos. Sana all nakakapagkape, pero suot-suot ang Chanel, ano? Parang hindi yata kaya ng babae na walang accessories, di ba? Agree naman ako dyan, Miss Marian, at tama ka rin sa sinabi mo na ang alahas ay magandang investment. At pwedeng-pwede pa talagang ipamana kahit sa mga susunod na generation. At dito na po nagtatapos ang alahas ng sikat. Kaya naman, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa aking mga social media accounts. Maraming salamat at hanggang sa muli! Bye!